And hello everyone, good evening. Can you hear me? Yes? Okay, so once again, good evening and welcome to tonight's Zoom training. This is one of the online business strategy series, and tonight we have invited a very good speaker for you. We hope that wherever you are in the Philippines or in the world right now, you are all safe and healthy, and we hope that tonight you will learn a lot from our speaker. He's a very good speaker, and before I turn him over to you to talk to you about the seed of greatness that in each and that is in each of you, may I just walk you through the objectives of this online training. Bakit nga ba ginawa ng USANA Philippines ang training na ito? Dalawa lang po ang major reasons why we did this online business strategy series. So, the first objective, the first aim of this OBS is to provide a platform for you, our associates, and even the guests who are here, who are in the meeting right now, to continuously learn the USANA business, even in this time of enhanced community quarantine. And also for you to learn from key leaders like our speaker for tonight on how to grow and sustain your USANA business during the challenge of enhanced community quarantine. So our speaker is going to talk to you primarily about the seed of greatness that is in you. Pero along the way, meron po siyang ma-share sa inyo ng mga yung personal experience niya, yung personal success niya dito sa USANA business. Please take note lang po na the success from USANA results only from sales efforts, which require hard work, diligence, and leadership. So yung success nyo po will depend on how you effectively exercise these qualities. And also, USANA Philippines does not promote nor support any views or beliefs and opinions that are not aligned with our culture and corporate vision. Pakitandaan lang po yun, no? So, moving on, our speaker for tonight, ladies and gentlemen, is a klarong-klaro po siya na very family man. No? He is the head of their family. So he is a loving husband to his lovely wife, Joy, Eileen Joy Sadido, and a father of two handsome boys. Now, in college, he joined the school varsity team as a boxer to pay for school tuition. So, hardworking na po talaga itong taong ito kahit nung bata pa siya. He has been doing the USANA business full-time with his wife for 10 years now. Okay, so since they joined in USANA, he has become a multiple Asia-Pacific growth qualifier, lifestyle incentives qualifier, a multiple trimestral growth awardee. He is a Philippine Top Growth Awardee and a consistent Philippine Top Income Earner. No? So, napakagaling po na ating speaker for tonight. Ladies and gentlemen, I turn you over to One Star Diamond Director, Jed Sardido. Jed? Hi, Ma'am! Ayan. Good evening! Evening, okay, Jed. Okay, so good evening to all of us for our Zoom training this evening. And Ma'am, can you allow me to share my screen? So parang nawala yung ano ko, yung isang gadgets ko for screen sharing. Pwede pong maano, Ma'am? Pwede pong ma- Yeah, you can show your screen now, Jed. Okay po, share screen. Okay. Okay.
Yan, ma'am. Thank you. Good Go ahead. Oh, okay. Yes. So, good evening, everyone. So, thank you for your time to spend with me tonight. And I really humbled and honored to, can I say thank you to our corporate for counting me as their one of the USANA Philippines leader. And for this evening, I'm so excited also to share with you my USANA journey and kung paano po ako nag-grow dito sa USANA. So kaya nga, the time na na-invite ako, so tinanong ako kung ano yung topic. So doon ako nagiging excited and I really prayed for anong title. So nag-usap kami ni Joy, my wife, and then it leads me to this topic. So which is true enough that this topic really karang happening to my life. So once again, my name is Jed Sardido, your one-star diamond director in USANA. Okay, so, and also, I will introduce my family. I have two kids, and my wife, Joy Sardido, and the name of Jairi and JD Sardido. So, I'm so thankful, I am so blessed with, I have two kids right now, so they are very lovable, no? So, my kids. So, tonight, allow me to share a little background of my story. Okay, so I'm sure, no? Parang nanibago ako dito kasi yung kausap ko sa harap is mga gadgets lang. So I don't know if yung mga participants kung ano yung mga respond, but I'm rest assured po na grabe talaga yung nabigay sa akin at saka yung learning dito sa USANA. Okay, so first of all, my humble beginning, I grew up in a mountainous province, in a province of Aragao, Cebu. So, it's a mountainous place. So, yung picture niyan. So, yung rice field dyan, yun yung tinatrabaho ko dyan. Kasi, yun yung lugar talaga namin. So, kung makikita niyo sa pinaka-end sa clouds, land pa yan, and then going downhill, yun po yung town namin. At yung town na yan, from the town to our barangay where I grew up, it's a 22 to 25 kilometers. So napakalayo na po. And then one of my mentor na nagtulong din sa akin sa USANA, Mentor Romel and Daisy Balaguer, naka-visit na sila sa amin. So natanong ni Mentor Romel kung bakit, paano daw ako nakapunta sa tawag nito, sa Davao, sa Cebu, kasi nanibago din sila sa layo ng pinuntahan namin. So that's where I grew up. I am the youngest of 10 siblings, no? So, and then growing up, my father was very sick. Masakitin po siya. He suffered for 16 years sa asthma, so hanggang namatay. So kaya kami, kaming mga magkakapatid, so from sa akin, I am the youngest, so 10 kami. So mostly sa amin, sa sobrang layo ng paralan at saka sa napaka-challenging din financially, kaya sa aming mga magkakapatid, wala po talagang nakatapos, no? Especially doon sa mga first to eighth namin, so siblings, wala talagang nakatapos. Kaya minsan nasa elementary, nasa high school, so kadalasa maliit lang yung nasa high school, so kadalasan is nasa elementary. Kaya yung trabaho namin doon sa probinsya namin is talagang trabahong pang-probinsya talaga. Kaya alam ko talaga mga bigat na trabaho sa probinsya. So yung work ko before, so lahat, kahit mag-araro, so ginagawa ko din yan. So yun yung kinabuhayan namin. So for over 10 years, yun talaga yung trabaho ko, mag-araro. So kaya na-realize ko, dapat ko talagang sipagan. Kasi mag-araro, napakahirap po. Karabaw, kung nakikita niyo that picture, hindi po exactly na ako yung nakasunod sa karabaw. So it's a copied picture na
yun yung ginagawa ko din. No? So ang hirap talaga. So if some of us na nakaranas ding mag-araro or sa yung iba nakakita yung mag-araro, so ang magawa lang po talaga is tagasunod ng Carabao kasi ang hirap po talaga ang i-overtake sa Carabao. No? So Ma'am Ivy, is my audio okay? Yes, Jed. Okay na, Jed. Oh, wow. So, thank you. So, yun po yung trabaho ko. Kaya, nagpuporsige talaga ako na kailangan meron talagang magbago sa akin. So, what I did after high school, kasi yung parala namin is napakalayo. So, after high school, para makapag-study ako sa college, so, ginamit ko yung paborito kong sports para makalibre ako sa school. So, nagiging varsity boxer ako sa isang eskwelahan para makakuha ng scholarship, no? And then para din malibre. So yun po yung ano ginagawa ko. So napakahirap din po talaga kasi after school pupunta sa gym, no? Doon talaga everyday mag-practice, no? So nakikita ko din yung sarili ko na araw-araw grabe talaga yung puyatan sa gym. Kaya every after boxing match, so nakikita ko yung sarili ko na napakaano talaga. So sabi ko sa sarili ko na sayang yung mukha ko kung magtagal pa ako nito kasi every week nasa meron talagang boxing match. So kaya hindi din nagtagal, in 1 year merong another opportunity kaya nakapunta po ako sa Davao. Okay, so doon sa Davao, doon sa kapatid ko, and then I'll continue my study, and then nag-part-time po ako, nagtrabaho, and then classmate ko po yung asawa ko, si Joy. So doon po kami nagkakilala. So I'd like to say thank you to my wife. So right now, wife ko na siya. So classmate kami sa college. No? So hindi ako nakapagtapos sa college. So maaga kaming nag-asawa. So yung time na nag-asawa kami, so that's the picture of the two of us, no, na that yun talaga yung suot namin, no, yung nung kasal kami. And I am proudly say that yung kasal namin, ang nagastos namin sa kasal is nasa 13,000 lang. Okay, yung 13,000 natirhan pa ko ng 2,000 or 3,000, so kaya nakapag-honeymoon pa kami sa Samal. So that was the island of Davao, no? So and then we remember the time na grabe talaga, no, the time na nagkasal kami ni Joy, the time, so na remember namin yung mga suot namin, talagang hinirang talaga yan lahat, yung sinuot ko. So ang hindi lang nahiram diyan yung brief at saka yung medyas at saka yung sapatos, pero yung lahat ng sinuot namin hiniram talaga namin yan. Okay, and I'm so thankful yung ano namin, yung nag-assist sa amin na time, no, nag-guide din sa amin. Okay, so and then kahit kasi hindi po ako nakapagtapos mag-aral, so hindi po ako nakatapos accounting course ko. So before LPG, kasi ito na yung ginagawa ko, nagtrabaho din ako sa accounting admin ng isang company. So napakalaking tawag nitong boss sa sarili kasi nagiging accounting admin, pero yung sahod naman is nasa 8,000, kaya hindi po talaga enough na ma-provide sa family kasi the time meron akong 3 months old, and then nag-rent kami ni Joy sa isang maliit na kwarto. No? So, kwarto lang talaga lahat. Kasi yung tawag namin siya is, sa Bisaya is Nara. So, parang Nara. So, Nara Tanan. So, kumbaga, ibig sabihin, lahat is andon na. So, andon yung kusina, kwarto. So, kung gusto kang makatingin ng tawag nitong sala is isandig yung bed, so para magiging sala na. So living for an 8,000 per month, napakahirap po. Kaya I remember the time na yung binibili namin sa tawag nito sa pagmamalingki kami, ang liit lang po yung madala kasi parang it's a chicken
mentality. So isang kahig, isang toka kasi yung mga gamit namin is walang refrigerator. So yung achievement na yan sa 8,000 parang boss na sa amin na pag makabili ng ceiling fan. Okay, so napakahirap kaya that time I really prayed to God for another opportunity. So dito ako napunta sa LPG. So it's a door-to-door delivery. So sabi ko kahit mainit yan, so kahit napakadelikadong trabaho, pero pag ito yung mga bagay na makapag-provide sa pamilya ko, so hindi ko yan tinitingnan, no? So kaya for almost 2 years, yun yung ginagawa ko, yung pagdi-deliver ng LPG. So kaya sa pagiging pagdi-deliver ko ng LPG, so doon ko talaga nasubukan. Of all the hard works, of all the time na binibigay, so doon ko talaga na-realize na parang sabi sa iba, kung sipag at tiyaga, asinso, pero parang sobra-sobra na yung ginawa ko. Hindi lang sipag at tiyaga to. Napaka-sobra na kasi imagine mo, even 11 p.m. or 3 a.m. kahit papunta na akong matulog or hindi pa kumpletong nakatulog. So pag merong delivery, kailangan kong i-deliver kasi sayang din yung kikitain. So kaya grabe talaga sobra-sobra. So pag dadami yung delivery, so nasi-stress out yun din yung katawan. So napaka puyat din. Pag walang delivery, konti lang. So ano din sa damdamin, nakapababa din sa damdamin kasi sa sobrang liit ng kitaan, no? So kaya of all the hard work na ginawa ko diyan, so ang ipon ko lang talaga hindi po sa pera, no? So ang ipon ko talaga hanggang sa kamay lang po. So kalyo lang po yung naipon ko talaga, yung kalyo na kinakalyo pa. So you know what I mean siguro, no? So siguro if you're familiar with kalyo, so sa akin kinakalyo pa. Kaya wala talagang naipon. So kaya kung makita mo yung wife ko baka, or sa aming dalawa, bakas talaga yung kahirapan. Kasi if I silently, if I look at my wife and then bigla po akong makapang lingo-lingo, no? Kasi tinitingnan ko siya before, so sobrang attractive talaga kasi sinusundan ko siya eh. Sa dalaga pa siya, sinusundan ko siya. Pero the time na kami na yung nagsama, so tinitingnan ko yung sarili niya, parang hindi na na-manage talaga yung buhok, no, yung mukha, yung shirt is tabingi na, no, hindi na pantay. So kaya sabi ko sa sarili ko, kailangan ko talagang maghanap ng opportunity kasi hindi na ito is a question of bakit anong nangyari sa kanya, but it's a question of ano ba ang damit kong hindi po nabigay sa needs namin as a family. And then it's very struggling kasi grabe yung challenges talaga. So just imagine I have this very very challenging ano sa buhay namin ni Joy, the time na nagkaanak siya, no? So so saan po mapunta yung pagpanganak niya? So doon po sa public hospital kasi earning for average of 10,000 or 8,000 per month. So doon talaga yan madala sa public hospital. And then napakahirap po talaga kasi the time na inalagaan ko siya, and then pagbalik ko sa bed, so instead na yung paghiga niya is siya lang yung mag-isa, so pagbalik ko is naka vertical na siya yung paghiga kasi dalawa na pala sila sa bed, at saka yung tail ni Joy is nasa half yung tail is hindi na nakasandal sa yung paa niya, hindi na pala nakasandal sa bed. So kaya seeing my wife, so I know, no, for most of us here, if you are a family man, you're really thinking of the yung mabigay mo sa family. Kaya I question myself of all the effort, of all the hard work na binigay ko, so I question myself, ito lang ba yung kaya kong ibigay sa pamilya? So kaya that time, sa sobrang hiya ko din sa sarili ko kasi yung mga classmate nila, excited silang magpunta sa hospital. So
nasabi ko sa sarili ko, so patay ako nito kasi pagtingin ni Joy sa sitwasyon, tingin sa bata at pagtingin sa akin, so sa isip ko, tinatanong nila sa sarili na ito lang pala yung kayang mabigay sa husband ni Joy. Kaya that time I really prayed for opportunity. No, I really prayed, sabi ko sa sarili ko na Lord, whatever opportunity na pwedeng iangat yung pamilya ko, kaya ko talagang sugalan. Basta lang magkaroon po ako ng kaginhawaan sa buhay at yung ma-provide yung needs ng pamilya ko. Kaya I'm so thankful because after the LPG na ginawa namin, so dito po na-introduce yung USANA sa akin. Okay? And I proudly say, the person who guide us, who molded us, no, yung nag-guide, nag-mentor sa akin is no other than my mentor, Rob and Selena Rances. Okay? So, napaka-thankful po ako sa kanila, grateful po ako kasi sila yung nagtulong sa akin kung paano magawa itong negosyong to. No? So, kaya the time na nagsimula ako sa USANA, so naghanap po ako ng paraano kung paano po makasign up. Then, after signing up, meron palang grabe yung struggle. So, hindi ko namalayan, kung hindi po ako nakapasok sa USANA, hindi ko po alam na meron palang ganitong klaseng mentality. Akala ko po na yung mga yayaman or saka mahihirap, konti lang yung diferensya when it comes of mentality. And then, I really admit na yung journey ko sa USANA, ang malaki talagang time, no? Ang malaki talagang time na tinarbaho ko is andun sa sarili ko, pagdating sa mentality ko. Kasi if you check on the foresight, no, so for our participants right this time, no, so try to check yourself or even yourself, no, try to check if there's any of those listed on the foresight, if you can relate some of those list on the foresight. But sa akin, halos almost po lahat, andon lahat, no? Especially doing my business in USANA. So I am always in the feeling of, when I started this business, I am in the feeling of, tawag nitong parang yung pagpasok ko sa USANA, hindi to para sa akin. Kasi ang dami na pong nagpasok na mas nauna pa sa akin, meron ng success silang nakuha, pero sa akin, para ang labo talaga, no? So it's so hard to see kung what lies ahead sa akin kasi on my mentality, itong nasa red line, yung things happens to them, no? So kumbaga parang sa kanila lang yung nangyayari yung success. And then at the same time, I also have this mentality to refuse the study or pinaka mataas talaga sa akin is itong blaming others. Okay? So, yun talaga. So, in every situations, no, pag merong mga issues, so, ang dali ko pong mabato sa iba, kaya nagkaganito. So, it's always on the blaming side. So, kaya, doon ako natagalan. And then, always think of the problem. Kaya, ang paborito ko before, the time na mag-meet kami ni Mentora Francis, is yung tawag nitong I have all the list of problems na instead, pag makalapit ako sa kay Mentora, maghingi ako kung anong dapat gawin. So, of course, mabigay yan. But in my personal agenda din, I have all the problems that I am excited to share or to tawag tong mapag-usapan. Kaya natagalan ako and then waste time. So, most of the list, doon talaga ako. Okay? And then, the topic for tonight, there is a seed of greatness within you, okay? And I'm so happy na ito talaga yung topic na pinili ko kasi it really reflects my life, no? In doing this USANA business, okay? So we all know that when I joined to USANA, nung pinakita ko sa inyo na what makes me prolong my success in is when it comes to to resolve myself, no, na magiging resolve ako sa sarili ko. And then one thing, no, na on that struggle na napagdaanan ko, one thing talaga na
pinaghawakan ko kasi that time then doon ko nalalaman na napapalapit the good thing no for all of us participants in USANA, the good thing once you are very you are craving for success and you really want to transform your lives, the good thing is mapapalapit ka talaga sa Panginoon. Okay, and then the time I'm so thankful because Mentor Rob Rances is also the person who guide me also in the spiritual life. Kaya I really love this verse and I really live this verse and really hold this verse kasi napaka lalim po ng tama nito sa akin. Okay, that's why I am very bold to share about these verses. It's a promise from the Lord, no? So from the Proverbs 3-5 and Jeremiah 29:11. So yun po talagang pinaghawakan ko. The time na madown ako, yun po talaga yung pinaghawakan ko. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Okay, so, and then Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Okay, so, napakaganda po yan. And then, sabi pa ni Dennis Waitley, the seeds of greatness are ideas to learn from people who've been great in their service to others. Kaya ang ginawa ko po before is I always model and I always set my eyes to those people na yung ginagawa nila is ang pagtulong sa iba or yung mismo si Mentor Francis sa akin or yung mga diamonds natin ngayon no, yung mga tag 10 years na din na mas kasama ko din like Mentor Mel Clarion, Mentor Romel Balaguer no, Mentor Duarte Recalde, I have the personal encounter with him that time no, Rich Tan, okay, and then Mentor Caleb that time. So sila po yung mga taong naririnig ko, parati kong mga sinusundan, pinapakinggan. Kaya kung ngayon, isa ka din sa mga baguhan dito sa USANA, and then pag the time na meron ka nating success na nakuha, sa akin, it's so kanang soulful and grateful to us na hindi talaga natin makalimutan yung mga taong gumabay sa ating paglakad, no? Na may taguyod yung pagpatakbo natin sa USANA. So I am one of the person who are grateful about of kanang the contributions na ginawa nila sa akin. So kaya guys, after this presentation, no, if you kanang reach the person, okay, reach out the person who invited you or the person who also give their time, no, na maangat yung buhay mo, so you can also say thank you to them. Okay, so because in our life God has planted greatness in you, let today be the beginning of a great adventure as you step into the gifts He's given you. So kaya po sa ating lahat dito sa USANA, no, so I know hindi po madali lahat. Okay, kasi wala naman po talagang madali sa mga bagay na mag-last talaga. Okay, kagaya natin dito sa USANA, so itong company at itong opportunity at yung success na makukuha talaga natin is a very promising pag tatrabuhin natin. Kaya po wala pong madali, no? So it's a process talaga yung mga pagdaanan natin, but believe in yourself that we are destined for success, that we are blessed, but that we are a blessed person. Kaya yung mindset po talaga natin is pinaka-importante unang-una. Kaya kasi pag yung mindset pa lang hindi na tugma, napakahirap po ipatakbo yung negosyo. Kasi sa isip pa lang is nag-aagawa na. So ang labo pong iusog yung business natin or yung sarili natin. Okay? So kaya very important. So I'll give you four. Okay, I give you only four things that the seeds of greatness. Okay, that's for me. It really helps me a lot, no? So number one is be hungry for success. Okay, so to truly tap into our greatness, we need to have dreams. Okay, we need to have ambitions. No, so when I started USANA
I really remember that time, no, kasi tinuruan talaga kami sa mga mentors namin before to list down our dreams, our dream list, dream board. So isulat namin. So kaya before every morning talaga, okay, when it comes of dreams and ambitions, every morning chine-check ko talaga yan, binasa ko yan pa isa-isa, and then I communicate to God, I talk to God na, Lord, I'm so excited to experience these things, to drive these things, to leave this house, no, to drive the car. Kaya every day I remember the time staying on my rent before sa inupahan naming bahay ni Joy, na tayo na nag-sign up kami ng USANA, yung rent namin is 1,200 pesos a month. Okay? And just imagine of what kind of kanang room na nirintahan namin ni Joy. So wala ko talagang wala pong window. So only the door lang po yung pasukan. So yun na yung tinirahan namin ni Joy. And then I remember that time, I keep on praying of all my dreams. And then one time I remember na yung unan ko, so yung una namin ni Joy before, para yung mga luma ng mga sinuot namin pantalon, so yun po yung nilagay sa tawag nitong pillow para magiging unan. So sobrang sakit po sa likod ng sobrang sakit po sa likod ko. So kaya pero in spite of that, I really believe in myself that I have to be hungry for more, no, with my dreams. Kaya napaka-importante na bawat sa atin, it's very effective. A lot of successful people, no, even Tony Robbins told us, kanang sinabihan ko tayo, na we have to create our vision board or our dream board. Or else, if you have that already in your room, try to check, no, or try to update your vision board. Kasi right now, if are you going to ask yourself, are you in the feeling right now, are you in the feeling right now that you are hungry? Okay, so kaya napaka-importante na i-revisit natin ulit yung natin, yung dream board natin, that things na makapa-inspire sa'yo, no? It can be the contributions, the help of others, or it can be the needs and wants na gusto mong makuha. Basta importante, meron po, ginagawa po talaga natin yan, no? So like me, talking about the seed of greatness, so be hungry for more. So sa akin po, it really takes time po talaga. Okay, so when it comes of learning the business, of doing the business, so kaya pinaka-importante talaga sa ating negosyo dito sa USANA is you have to take charge your business. Okay, do not allow your business na i-care off mo lang sa apply mo, kasi yun yung nangyari sa akin eh. If I am going to tawag nitong go back, yung sinabi ko sa'yo, yung poor mindset ko is I don't take charge, no? I don't take charge, I rely my business to my upline mentor, kaya isa doon is napatagal. So kaya, the time I decided to stand up, that's the time then that I see the consistent income in my business, okay? So, I started in USANA, napakalayo po, kaya sa inyo, you are so blessed if you are already in the position right now that English is not a struggle to you, or the comprehension of English. So before, when I started USANA, napaka-struggling po sa akin. Number one, ang health side ng business sa product, I don't really have the idea. Even the vitamin C, hindi ko pa talaga alam kung yung vitamin C. Kasi isa sa mga challenge ko before is sa grado pa lang ng science ko before is napakababa. So kaya nasabi ko sa sarili ko, pang-USANA ba talaga ako? So but because I don't have any options, I don't set any plan B. Okay? The good thing guys, right now, if you don't have any plan B right now and you are really hungry for success, wala ka talagang choice, aralin mo talaga yan. So kagaya sa akin, inaral ko talaga word for word, English. So pag English word, hindi ko maintindihan. And good news,
most of the words sa English hindi ko po maintindihan. Kaya I go back to basic. Nagbili ako ng dictionary, no? Nagbili ako sa English dictionary, sa Bisaya dictionary para alamin ko kung ano yung meaning talaga. So that's yung word for word ng True Health at saka True Wealth. Tinitingnan ko talaga yan lahat ng mga meaning sa Bisaya to make sure na tama yung pagkaintindi ko. So kaya sa inyo ngayon, so most of us, congratulations if you are ahead of that status. So sa akin, inaral ko pa yan. But you cannot stop a person once that person is so hungry. Okay? Once that person is so hungry, you cannot stop that person. No? So doon ako nagsimula. Kaya just imagine the time na nagsimula ako sa USANA, napaka-utal-utal ko pong magsalita, no? So ang labo po talaga pag mag-present ako sa USANA, napaka-monotonous ko pong magsalita. But because of everyday ginagawa yung negosyo, everyday napapractice, present ng present, present ng present, kaya I'm so thankful na yung before si Jit Sardido na mahirapang magsalita sa harap, and I'm so thankful, no, na USANA giving me the opportunity last February to talk in front of thousands in the Mall of Asia Arena. So I'm so amazed even myself. Kaya sabi dito, you must have internal urge to become your best. Okay? So kaya dapat meron tayo niyan. Okay, so and then to be hungry for more, I will share one picture po. One of my challenges talaga is to become Diamond Director. Okay, so for how many years po, ang tagal ko pong hindi nakapag-advance, and then I question myself, ano po yung kulang? Then I revisit my biggest why. So guys, right now, if something that kanang nagiging stuck ka na ngayon, go back to your why, because your why, your biggest why, is the best fuel for you to move. Okay? Yun yung pinaka the best fuel sa'yo para makamove. So, is your why right now is very compelling? No? Is that reason is very compelling para trabahuin mo? So, last year, ginagawa namin ni Joy, so I intentionally talaga print the tawag nitong vision board. So, itong Diamond, nakalimutan ko, every major ang advancement pala, Gold Director, Ruby Director, Emerald Director, Diamond Director, every major ang advancement, ginagawa ko po before sa Davao, nag-print po ako ng tawag nitong picture, okay? Sa lahat ng mga pinto, no, sa kwarto, no, sa CR, sa entrance pa lang para at least by the time na kainin tayo ng mga discouragement, disappointments, mismo yung picture is mag-remind sa iyo na hey, meron kang tatrabahuin, huwag kang patulog-tulog. Okay? Kaya it fuels me, it gives me a lot of reasons na gagawin talaga. So by grace of God, for that year na Diamond yung na hit namin, but because of so much hungerness, no, naabot pa yung one star Diamond Director. Okay, so amazing. And then second is pay attention. Okay, our greatness is relevant to our imagination and our will to realize what we really want to achieve. Okay. However, most of us, kalahata naman to, no? So kadalasan talaga, we get so busy that we fail to recognize that we can become more. Okay? So we fail to realize, no, na meron pa talaga tayong pwedeng magawa. No? So we let life distract us, and being distracted, stuck in a day-to-day routine of making a living that will choke our ability to grow. No, so guys, pay attention sa sarili natin, no? Kaya by doing that, let's practice mindfulness. Okay? And yung mindfulness sinasabi diyan is you have to condition your mind, okay?
You have other term dyan is na matindi to is nasa peak state ka. Always nasa peak state ka. Kasi kung ano yung ginagawa mo ngayon, guys, hindi lang yan para sa iyo ngayon. Okay? You have to imagine paying attention is always kanang wish asking yourself right now, guys. No, right now. If you're going to ask yourself, are you in the driving seat or are you now in the passenger seat or are you now outside of the vehicle? No, so guys, pay attention. Okay, by paying attention is helping you to go back on track kung ano talaga yung gusto mong gawin sa buhay. Okay, so kaya yung peak state, yung priming, napaka-importante talaga. So you have to guard your brain from any distractions, no, sa ating sarili, no, from any distraction. So dapat every morning talaga you have to schedule, no, you have to schedule your activities na magiging productive ka, no. Do not give in to distractions kasi mawala talaga tayo niyan. So masasayang yung oras natin because in working, no, in giving your work, it's not about what you can get in life, no. So hindi lang yan yung makuha mo sa buhay mo, but it's what you can leave behind, no. So what you will be remembered for is your legacy. So dito laliman talaga, no. So why are we saying this one? Because dito sa USANA, we're not here only for survival, but we are here for our dreams. Kaya, talking of our dreams, it requires a lot of our work talaga. Okay? So kaya, priming is the key. Peak state by always picking up yourself. And then number three is strive your face off. Okay? Strive your face off. So if you really want, no, to reach your greatness or are to reach our greatness, so we have to put a lot of work. Okay? Kailangan talaga magbigay talaga tayo ng malaking trabaho sa atin. Okay? Kasi you must plant that seed in your mind that greatness requires effort. So okay ba? So guys, so itagos talaga to sa puso, no? Again, you must plant seed in your mind. You must plant that seed in your mind that greatness requires effort. Okay? So period. So like sa akin, no, so dito sa USANA, okay? So balik muna ako, no. Okay. Okay. For a while. So kaya sa akin dito sa USANA, yung success ko dito, yung pagtrabaho ko dito sa USANA, hindi ko talaga inaatrasan. Okay? So that's the kind of quality na work na hinahanap natin para magiging successful tayo. So sa akin, I don't count my sacrifices, I don't count my effort, no? So even though, kasi napansin ko some of my colleague before, no, mga business partners, konting aray lang, konting tawag nitong konting challenge lang, no, parang ano talaga, parang napaka sabihin man, no, it's a bad word but it's so lousy kasi ang daling mag-give up. And then it's so masakit, no? Masakit isipin na yung tao gustong mag-asenso pero ayaw naman talagang ibigay yung full sa kanila. So kaya sa akin, I will also share some of my events in life, no, na I also kanang want to share, no. So one time I have a direct sponsor, no. So talking about the requires effort. So I have this direct sponsor, and then last day for the premier platinum peseter. So he's the barangay captain of Davao, no. So last day na. So sabi niya, kailangan niyang makuha talaga. So kailangan namin makuha. So 6 a.m. pa lang, andun na kami doon sa bahay niya. So wave 100 pa yung motor ko before. So
And then sa kanya din is Honda na XR mataas. So nag-convoy kami, then yung daanan is doon din dumadaan yung mga truck ng basura. So yung mga liquid galing sa basura is maintain kung saan dumadalo yung liquid. So kaya it's a slippery, kaya na-crash ako. So yung pantalon ko is nagisi, nasira, yung bag ko, yung kamay ko is yung knuckles ko is yung skin talaga. So pagtayo ko, so yung kamay ko is parang involuntarily magkumalaw siya. But I have all the reasons, the time, I have all the reasons na tawag nitong hindi na po ako able to proceed our appointment. But instead of saying that, I am scheduled talaga to fulfill my commitment. So even though, kahit yung pagdating namin sa presentahan namin, hindi na ako gumamit ng papel or ballpen para mag-present kasi hindi na talaga maporma yung litra. Sinasabi ko na lang, and then buti nag-PN pa rin. So what I am saying is that, guys, dito talaga, pangkabuhayan talaga to. Okay? Kung inuunan natin yung pag-inaarte sa iyo sana, gusto kang mag-asenso, pero pinauna mo yung pag-aarte, I'm sorry to say, success is very far from us if that person is yung arte mo na yung pinapakita. So guys, requires effort talaga in any stroke, no? Sa akin, even driving from Davao to tawag nitong Surigao, no? It's a 9 hours travel of a motor. No? Tawag nitong Wave 100, so it's a 9 hours travel, no? Kasi yun lang yung kung prospect ko na nag-say yes para makipagtrabaho sa akin. And then minsan pa nga pagdating pa doon sa yung pinag-usapan namin originally na mayroon daw kakausapin doon pagdating, so I'm so excited. So just imagine for the 9 hours travel. Pero pagdating pala doon, it's so simple na sinasabi na, ay, sayang jeep, nakaalis yung kakausapin natin. So just imagine for the 9 hours or the time na ulan, init, no? Nagdala ako ng raincoat, no? So kahit hindi ko talaga binibigyan ng rason or excuses yung negosyo ko, okay? Kasi I know giving excuses will not help me to succeed. Okay, whatever. So kaya I draw out strength even though it's so hard, no? Pagdating mo doon na wala pala yung kausapin mo, no? So parang wala na kayong kausapin, but it's how you compose yourself, no? Kailangan talagang makompose yung sarili mo na parang wala pa rin nangyari para hindi makita sa business partner mo na you are disappointed so of all the sacrifices. But my point, guys, is aralin talaga. So like Michael Jordan, so every day, he practiced 5 to 7 hours every day. So sa buong buhay niya, every day talaga yan para practice. Kaya we will see, no, the legend, kung ano yung, kaya nagiging legend siya, it's because of the dedications na binigay niya. And if you know this guy, Pablo Picasso painted 13,500 paintings, created at least 100,000 graphic prints and engravings, produced 34,000 books, illustrations, and designed over 300 sculptures. So ibig sabihin, for us to become successful, hindi na talaga binibilang yung effort natin. So kaya for a start, it's very tricky kasi yun talaga yung tinitingnan, no? Na bilangin yung effort. No? So, and then number 4, always be learning. Okay? Always be learning. So, one of the easiest ways to become more is to learn more. Okay? So, because growth, according to John Henry Newman, growth is the only evidence of life. So, kaya very important talaga is you have to set your mind. No? So, set your mind to keep on learning. So it's a never-ending improvement.
No? Always learn. So where do you get your learnings? By attending conventions. Okay? You have to invest for yourself to grow. Because by growing, your learning is your earning is equal to your earnings. Your earnings is always equal to your learnings. So to increase your earnings, you have to increase your learnings. Kaya very ano important talaga by attending conventions, no? So next attend them trainings. So even sa Zoom, no? So proactive pa rin tayo mag-attend. No, kagandahan dito, hindi na tayo magastos ng pamasahe. So ando na sa internet. Next, taking actions on basic activity. So ibig sabihin, guys, even ngayon, no, by taking calls of your prospects or your guests, no, or your in the pros and your in your prospects, so keep on talking to them. Keep on presenting to them. Okay, so aralin mo talaga. Wala talagang ibang paraan, guys. Okay? And then, don't wait. Huwag mong hayaan yung sarili mo. And then, by presenting, keep on practicing. Even ako, in 11 years of Panyosana, I keep on practicing. Okay? Kasi, informations, nag-evolve yung informations eh. No? So, nag-update. So, kaya, dapat updated tayo. And then, read books and listen audios. So the time, guys, that I start to read books and listen audios. So kasi yung mga sinasabi ng mga mentors natin, napakaganda yan. Okay? Napakaganda. Pero to keep us moving and motivated, so importante na meron din tayong binabasa. Kasi that will set ourselves na moving forward yung sarili natin. Kasi meron talagang self-education. So, kagaya sa amin, ni Joy, we value education talaga. Kaya, hindi man ako nakapagtapos in academe, but sinisiguro ko sa aking sarili by the advices of our mentors na we have to invest our education. Kaya, for my 10 years in USANA, I am really hungry for learning. Even ngayon, I keep on learnings, no? So I keep on attending trainings, expensive trainings, no? So kahit ano pang training sinasalihan namin yan, as long as tayong pinapasukan naming trainings is kilala sila, okay? Like for example, Marshall Goldsmith, Peter Chi, okay, Tony Robbins. So yun yung mga kategory. Kasi sabihin ko sa inyo, kaysa lang tayong dumaan dito sa buhay. Okay? Isang basis lang po tayong dumaan dito. So, why not live full? Okay? Live full. Maximize yourself, guys. Okay? So, maximize yourself. No? So, and then, of course, I know that our role is to grow ourselves and even USANA, no? They also keep on learnings as their values, no? And also these values na magiging values din natin, magiging part ng values natin. Meron tayong naset na values and USANA tayo, no, ito yung ginagawa natin and it's very important to also align the values of USANA. Number one is true excellence. Okay? So, even din sa atin, guys, when you present USANA, when you present the opportunity and about yourself, no, so you have to position yourself to be excellent. Okay? So, and the next is community. So, kaya I'm so in love with USANA. It's because of these values na align din yung heart namin or sa akin na align yung heart namin into health, no? So, if I rate myself into health, I am still on the progress. Okay? Nasa progressions pa talaga kami. And we're so thankful with USANA kasi the model kung ano talaga sila and that's why kami din hindi man na perfect when it comes to health but we know and kanang we go back kung ano yung ano dapat na dapat na gawin para magiging healthy and of course integrity in everything that we do always ask ourselves for the integrity okay so always do for a long term so ganun din tayo so we have to work on the values of USANA and para sa atin din. So before
Now, when it comes to mentality, in my journey in USANA, I'm so thankful that on the four side, no, of the listing four side, I'm so thankful na na-ship ko talaga yung mind ko. No, nag-decide talaga ako. Guys, hindi po matagal yan kung mag-decide ka talaga. Okay? The adaptability is very important. So wag po nating tirahan kung ano yung kinasanayan natin na yun naman talaga yung rason kung bakit tayo nagkahirap-hirap. So why not adapt for the rich mentality? So ito po yung rich mentality. This is where we have to live on. Okay? Dito talaga natin tirahan. Okay, so napakaganda talagang mag-Tagalog, no? No, so hindi talaga tuloy-tuloy. Okay, so kaya sa amin enjoying our life, no? By working hard, giving all the best of all the commitments, no? Nandito sa amin, kaya looking back our life before renting for a 1,000 per month, buying grocery na even 1 kilo hindi makabili ng 1 kilo ng isda, ang mabili lang is nasa piraso lang, dalawang pirasong isda, isang kamatis at isang sibuyas. But looking back our life before, yun yung life before namin. But I'm so thankful with the USANA opportunity na ginawa namin to. Kung titingnan namin, kung kami yung magtingin, we really see the transformation that changes, no, na nangyayari sa buhay namin ni Joy, no? So kung before yung mismo nga before yung the time na nag-door-to-door delivery pa ako part-time sa USANA, even one pair of sales essentials, ang hirap pong makuha yan para inumin kasi tinatanong pa na tawag nitong sayang naman, no, yung one pair sales essentials. So yung mindset pa before, so kaya nahirapan, kaya for one set o one pair of sales essentials, kaya ito lang yung mukha talaga. No, so napaka ang laki pa talagang tatrabahuin. Okay? But because of USANA, because of working hard in USANA, so naparami-rami na po yung mga nainom sa USANA. Kaya I am so happy with USANA kasi right now, pag mag-inom kami ng product, so parang sinasali na namin na okay din mag-buffet. No? So minsan, iniisip namin ni Joy, so uminom tayo ng marami ng USANA kasi ang sarap nito. So parang buffet na ito. No? So minsan, before is napaka-scarce pero ngayon is napaka-abundant na. Kaya yung result naman is kung titingnan nyo, meron talaga yung diferensya. No? So ang laki ng diferensya pag mag-optimal dose tayo sa USANA. So okay ba guys? Mag-optimal dose din tayo? Ha? So okay tayo niyan. And of course, with the USANA na binigay sa amin. So the reason why, no, most of the speakers na marinig nyo, why are they going to keep on sharing na yung mga travels? So ganun din sa amin. Kasi hindi yan maiwasan sa taong mag-share kung talagang napakaganda yung nangyari. Halimbawa sa amin, with us ni Joy, so just imagine for that country in Australia na mapuntahan, and then it's a free incentive na binigay ng USANA. Before USANA, never in my dream talaga na makapunta sa mga bansa na yan. And then pag makapunta, ganun yung accommodations. Napaka galante talaga yung USANA. Napaka prestigious na company. Of course, to Dubai, okay? No, so to cruise ship. So just imagine our life before, guys, no? And then just imagine right now. So just imagine right now, even kami, na-amaze talaga kami, no? So grabe talaga. So it's a non-stop, no? USANA doesn't stop us to amaze us. Surprising us, and that surprises keep on amaze us, no? So amaze talaga kami every travel and recently before COVID or before lockdown, nakahabol din yung sana. It's not only me, no, na na-inspire namin of all our
our business partner. I'm thankful to the people also, and most especially to my siblings. Okay. By the help of proper nutrition, so kaya decider kuan kanang daughter right now, yung baby nila, and right now they are gold directors, and me as we are the siblings, we talk the same language because we have in the same house and then the same upbringing, so napakahirap talaga. And with us here in USANA, we're very thankful. Right now they are gold directors, and even Chris Sardido is also a gold director. You know, Chris Sardido is a disabled. So, nakaupo yan sa wheelchair. And then, seeing him, that right now, iba talaga yung ano, pamumuhay din niya. Kasi before, Chris Sardido is yung ginagawa niya. Before is, taga ano lang yan eh. Before, nagtrabaho sa, tawag nitong as GO, doon sa, tawag nitong, yung sa election, yung department sa election. No? So, anong tawag yan? So, doon siya nag-ano, doon siya nagtrabaho, taga stipler ng papel, so para lang may trabaho. So before niyan, taga ano talaga yan ng ano ng silig tukog, no? Ano sa Tagalog niyan, silig, ha? Walisting-ting. Oh, walisting-ting diyan. So yun yung trabaho niya. Kami yung taga-kuha ng coconut leaf, and then siya yung taga ano ng walisting-ting. So yun yung kinabuhayan niya. But right now here in USANA, kasi pinursige din niya, and then una siyang naniwala sa akin, kaya the time na na-present ni Coach Chris Sardido yung USANA, ako yung nag-present sa kanya sa Manila. So sabi niya, Brajed, yayaman kaya tayo nito? Ko sabi ko, iwan ko lang sa iyo, Brad Chris, kasi ako sigurado na ako yayaman ako kasi nagpuyat ako eh, tinarbaho ko. So sayang naman yung isipin natin ma-mapor tayo kasi grabe yung time of ano dedication binigay natin. Ako sigurado na akong yayaman. Iwan ko lang sa'yo kung gusto mo. Siya nga, okay din. So pasukin ko din yan. So good thing right now, Chris Sardino is a good thing. So kapatid ko po ito, and right now, I'm so happy seeing him, no, as a disabled. Totally, hindi talaga mag-function yung tail niya. But good thing is, because of USANA, through sa kinikita niya, so nakabili din siya ng kanyang sasakyan, and personally ngayon, siya na yung nagda-drive. And then, teary-eyed talaga, seeing him, no, na before sa Manila, no, sa office ng Enterprise Tower dyan sa baba, no, na 24 hours siya dyan, 48 hours na dyan lang siya matulog sa mga Jollibee or McDo dyan sa Manila kasi dyan siya nagsimula, and then ako sa Davao, and then wheelchair pa niya malayo, magpasok siya sa Enterprise, maabutan siya ng basa ng ulan, and then right now, Chris Sardido is driving his own car, so pina-convert niya na ma-fit sa kanyang ano, sa kanyang need. So kaya guys, for all of us, all of our participants, so wag yung ano, give your best in your life here in USANA, kasi USANA, it's a very fair and square opportunity. Okay, grabe talaga tong company na to, grabe talaga. So guys, thank you so much, and God bless. So I'm so happy, no, na mahirap talaga, no, na magsalita sa harap lang ng dalawang gadgets, no. So thank you so much for your time you spend with me this evening, and thank you so much to the corporate. Thank you so much, Ma'am IB. Yes, thank you so much, Jed. Ang galing, no? Of course, as usual, very inspiring yung talk mo, Jed. That's always your impact on the people listening to you. So thank you for unselfishly sharing your time with us, Jed. And to your wife, I know she's there assisting you, no? Busy ka ba sa communication namin while you're doing your talk, no? Gising-gising yung support ng wife niya na si Eileen Joy. Thank you to both of you. To all of you who joined this Zoom meeting, congratulations. No, I'm sure you learned a lot from Jed's talk, no? From his sharing about his life's journey and his
journey in his USANA business and all those tips that he gave you on how to grow that seed of greatness within you. So I hope that you're all more excited now to go out, no, not to go out, but to continue growing your USANA business. So again, thank you, Jed. Can I share my slide now, Jed? Can you stop sharing? Oh, yes. Yeah. Thanks, Jed. Okay. Okay. Just a moment, ha. Ayan. So please don't forget, everyone, that tomorrow we have One Star Diamond Director Twini Dumangon as our speaker for the last online business strategy.